Pak. Magandang umaga po. What's up? What's up, mga kabalbas? One, two, three, go. What's up, mga kabalbas? It's your boy Big Ben and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano gagawin natin? Magagarden tour. Magkakape muna tapos magagarden tour tayo dito sa garden namin sa Santa Rosa. So tara, samahan nyo kami. Pas muna sa construction. Ano muna tayo? Gardening muna tayo. Okay. Yan, tara, samahan nyo kami ni Papa mag garden tour. Tara, let's go! Magandang umaga po na magtatanghali na. Okay ba? Ako po'y isang inhinyero na hardinero at magsasaka sa hirap ng buhay at para makatulong din narito po tayo para pagyamanin ang kapirasong lupa na galing sa dugo at pawis ng aking mga supling. Maraming salamat po. So yan, ako naman si Ben. So yan, agriculturist ako. So hindi na nalalayo sa akin yung pag-garden. So pinagsasama namin ni Papa yung mga alam namin sa pagtatanim tsaka sa paghahalaman. So ayun. So tara, tingnan nyo muna yung overview ng garden namin. Paano ba tayo nag-start na mag-garden? Nung ako'y nagtatambak ng lupa, kaya ito'y napakababa, binaba, naisipan ko na itanim ang mga nagsisitubo doon sa may malapit sa gate na yung mga buto na galing sa palengke, pinaglutuan o mga hiniwa, itatapo na. Nagsitubo yun. E nakita ko nakatiwangwangin lupa, binungkal ko siya at itinanim yung mga maliliit. At nagsitubo naman, ayan lo, yan yan sila. Ayan yan lo. Yan yan yan, yung mga yan. Yan yung mga original eh. Yan. Kamukha ng bayabas, kalamansi, buto ng pongkan, lahat ng buto ng klase na. Hindi ko siya ni-expect na tutubo, nayayabong. Nung nagsilaki na, saka ko siya itinanim dito. Doon nag-umpisa na nakita ko ba, lumalaki na. Mga 36 months o 3 months nakaani kami ng unang-unang talong, 20 puno ng talong galing din sa buto nung pinagganuan. E sa ngayon hindi, sabihin nung mga panahon na yon, inaabot ng pandemya, nag-alok ang munisipyo lokal ng agrikultura ng mga binhi at yun ang itinanim namin ni Ben Hur ng aking anak na magandang lalaki pero lamang ako ng konti sa kanya
At doon nag-umpisa na itanim din namin ang ibang mga buto na pwedeng pagkakitaan. Pero inuna namin ang mga mamamayan dito sa mga sa aming subdivision na kahit papaano na kinabang. Hanggang ngayon, kung sino kursuna, may kursunada, pupunta lang dito. O mamimili, mamimitas. Pag may gustong bumili, mas maganda, nakatulong sa lahat. Tiyaga lang at araw-araw na dilig, umaga hapon, konting kape-kape, yun lang. At pag umaani, medyo abote nga ang ngiti, kahit papaano yung hirap mo, yung pawis mo, mapapalitan ng laman sa tiyan. Hindi ka gumastos, hindi ka bumili sa palengke. At paano, lulutuin mo na lang. So yung apat na klase naman ng pananim namin ay yung mga seeds. So yung seeds na mga hybrid galing sa munisipyo ng Santa Rosa. Yung pangalawa, yung mga hybrid seeds na galing sa East-West tsaka Ramgo na binili namin. So, East-West tsaka Ramgo, baka naman. Tapos, yung pangatlo ay yung mga seeds galing dun sa mga tira-tira pag nagluluto. Tapos, yung pang-apat, yung mga seedlings na binibili namin sa mga highway, sa mga nursery. So yan yung mga apat na klase ng pananim namin. So yun. Ano yung apat na klase ng halaman na tanim natin? Narito ngayon ang sa kasalukuyan ang mga nakatanim. Unang-una fruits. Ikalawa fruiting vegetables. Leafy vegetables, pangatlo, at pang-apat ay iba't ibang klase ng herbs. So yan, alam ko excited na ako yung makita yung garden namin. So tara na, tingnan na natin, isa-isayin na natin yung mga nakatanim dito. Let's go! So yan guys, magsimula tayo sa leafy vegetables. So una sa mga leafy vegetables na tanim namin ay itong kangkong. So kahit tumarvest ka ng sobrang dami, hindi siya maubos-ubos kasi sobrang vigorous niya. So, sobrang lakas niya magdahon. Kahit hindi mo nalagyan ng fertilizer, syempre. Mabilis naman siya. Matibay sa baha. Meron din kaming lettuce. So, hindi ko na matandaan yung variety nito. Pero meron kami. So, yan. Mga 60 days lang harvest na. So, pwede nang kainin. Meron din kami ditong romaine lettuce. Na sobrang laki na. So, mapait na siya pag ginawang salad. So, ginagawa namin dito, niluluto namin pang sigang. So, habang binivideo ko to, harvestin ko na rin. Ayan. So, ihagis ko muna doon para ano. Siyempre, meron din kaming petchay. So, ayan. Tapos syempre pag na-harvest yung petchay, meron kami ditong nakaabang na Chinese cabbage. So yan yung mga future na itatanim namin. So malapit ng harvestin yun eh. Bale, meron din kami mga fruits. So yung mga citrus, actually halo-halo eh. Si Papa yung nagtanim niyan. May citrus, may bayabas. Tapos meron din kaming tanim na ito. Kalamansi. So yan, may bunga na yan. Ayan. Pero maliliit pa.
So, siguro mga next month pwede na umarvest dyan. Meron din kami dito ang bagong tanim na saging. So, hindi pa namin sure kung magsusurvive. O, yan. So, yan. Meron din kami dito ang avocado. Bigay nung boss ko sa tanawan. So, matagal na rin itong nakatanim. So, mga after 5 years, sana mamunga na. Sa herbs naman, marami kaming herbs. Pero yung pinakamarami namin yung basil. So, napakarami. Ang bilis nila dumami. So, tingnan natin. Dito naman sa basil. So, ito yung basil namin. Masyadong marami. Dumami na ng sobra. So, ito. Lemon basil. Tapos ito. Ito naman yung holy basil. Yung purple basil namin mukhang hindi nag-survive. Pero meron pa kami doon sa kabila na Thai basil tsaka sweet basil. So yan, meron din kaming tanglad. So yan, binili ko yan seedling na eh. Pati yung mga basil seedling yan. Tapos dumami na lang nung nahuhulog na tsaka nililipad yung mga buto. So ito naman yung sweet basil. Tapos ito yung Thai basil. So ito yung mga nauna namin na basil. Pero ito, galing na to sa mga buto nung mga binili kong basil na luma. So yan, sobrang dami. So for sale din yan, 20 pesos lang kada plant. So ito naman, meron tayong ginto dito. Ito naman yung parsley. So mga herbs. Ayan, parsley. Hindi pa namin na-harvestan yan. Pero mahal yan sa supermarket. So yan, meron din kami dito rosemary. So dapat hindi siya lagi nadidiligan para hindi siya matunaw or mamatay. So yun, kung umabot ka sa point ng video na to, maraming salamat sa panonood. And comment down below kung nagustuhan mo tong video na to or kung hindi man. And kung ano yung gusto mo pang content na agri-related na i-post ko sa YouTube channel ko. So yun, tapusin na natin tong garden tour na to. And tingnan na natin yung mga fruiting vegetables, yung pinaka-paborito namin sa lahat. Let's go! So yan guys, sa mga fruiting vegetables naman natin, meron kami ditong sitaw. O yan, gumagapang yan. So kakatanim lang din halos yan. Then meron kaming kamatis. So yan, kamatis na yan. I think galing yan sa mga tira-tira galing sa kitchen. Then yung nando na kamatis naman sa kabila ay galing sa ano, buto galing sa east-west. So yun yung Diamante Max F1. So yan, ito naman yung kamatis na Diamante Max F1 ng east-west. So yan, daming bunga yan. Grabe. So yan, hitik ngayon yung bunga. Siguro pangatlong linggo na nitong namumunga. So medyo, ano na talaga, medyo malakas na siya ngayon mamunga. So yan. Tapos meron din kami dito yung talong. So yung variety naman yan ay Fortuner F1 ng east-west din. So ito mga bagong tanim lang yan eh. So meron dun sa kabila na medyo malalaki na matagal na nakatanim. So punta natin. Ito naman yung iba pa mga talong. So ito yung mga nauna. So yan, malalaki na talaga. So marami rin insekto. So yan yung problema namin ngayon dito. Kasi meron din doon mga naunang talong. So meron pa kami mga tanim dito na talong. So yan naman yung mga galing sa buto, galing sa farm waste, sa kitchen waste din. Then itong iba hybrid to. So pinaghalo na ni Papa dyan sa isang plot. Yan. So dito meron kaming ano, tatlong klase ng sili. Merong siling labuyo, may siling haba, tsaka bell pepper. So
So, tingnan natin yung isa. So, ito yung sining labuyo. So, yung variety niyan ay Red Hot F1 ng East West. So, medyo matagal na yan nakatanim. Binaha na yan dati eh, pero buti na ako survive. Tapos meron na iba dito mga sili din. Yung iba dyan galing din sa mga ano kitchen waste na buto. So, medyo maliliit. So, yan. Yan, ito naman yung bell pepper namin. Ito, yan. Pwede panlagay sa kaldereta or sa menudo. Yan. Tingnan naman natin yung siling haba doon sa dulo kung meron na. So, yan, ito. Mas marami pang sili dito. Mga bagong tanim lang din halos. Tsaka namumunga na. So, mostly siling pangsigang o yung siling haba. Tingnan natin kung may bunga na. Ito, may bunga na. So, yan, siling haba yan. Maliit pa lang. Pero lalaki na rin yan. So, yan, may mga namumunga na rin. Ito, may mga buko na. So, siguro mga next week or next week, pwede na tayo mag-harvest. So, yan, alright. Yan na may mga sili. So, ito naman, isa sa mga paborito kong gulay na napatubo namin dito. So, ito yung sigarilyas. So, ang tagal na namumunga nito. Tingnan nyo, ito yung mga maliliit na bunga. Minsan may mga nasisira din eh, may mga insekto kasi. Pero marami na kami na-harvest dito. Marami na rin na kinabang na kapitbahay. So, yan. Yan pa, may mga nakaabang na bunga. May mga bulaklak pa sa taas. So, ikutin natin. Yan, dami. Yung ibang actually, di na namin na-harvest lahat kasi iba nakatago. So, lumalaki maigi. So, yung ginagawa ni Papa, pinapatuyo. Tsaka pinangpupunla na lang. Kasi pag niluto yan, sobrang tigas. Kahit bakuluan. So, yan. So, yan. Yan yung mga sigarilyas na galing sa mga magugulang na bunga. Itong sigarilyas na to. Yan, bali harvest tayo ng konti. Yan, maliliit po yung ibe. Sandi muna yan. Para ito. Ito, pwede na rin. Medyo magulang na. Kunin na natin. Ayan, yun lang. Ayan. Pwede nang pandagdag sa pangsigang. So, yan. Sa fruiting vegetables, meron din kami labanos. So, yan. Kasabay yan tinanim nung ano. Halos sabay tinanim nung petchay. So, yan. Marami yan labanos. So, ilagay namin sa medyo mabuhangin para hindi mahirap pag lumalaki na sa ilalim yung labanos. So yan, fruiting vegetables din yan. So, yun. Siyempre, ano, yung pinakapaborito namin ngayon ni Papa sa mga tanim namin, yung nagulat kami na bubunga, is itong kalabasa. So yan, laki yan. Grabe. Oh. Siguro mga ano na 1 kilo na mahigit. So yan inaabang-abangan namin ma-harvest. Ito rin. May marami ng bunga actually. Ito. Meron pa rito. Yan galabasa. May mga bulaklak pang minute. Pinollinate, hand pollination. So, yan yung isa pang kalabasa na bunga. Pero meron pa rito marami. So, yan. Sobrang ano, nakakagulat
na kaya pala namin magpatubo ng kalabasa. Hindi namin in-expect. So yan, meron din pala kami mga tanim na bawang sa container. So si Papa nagtanim yan. Hindi ko alam kung paano magiging setup niya dyan eh. Pero I think ganyan na talaga. Yung container na may tubig sa ilalim. So yan, meron din mga seedlings ng kamatis na nakaabang for planting na rin. So yan. Yung bubuyog nagpo-pollinate sa mga bulaklak ng talong. Apo. So, mga kabalbas at kabigote, kami po'y magpapaalam na pansamantala sa sharing ito. Naway makatulong ng malaki sa ating mga mamamayan na hindi sa lahat ng panahon ay tayo'y masagana. Ang atin lamang ay pagyamanin ang kung anong meron tayo upang sa gayon ay pag dumating ang mga pagkakataong katulad nito na may crisis, hindi tayo magkukumahog at maghahanap kung saan para lang makaraos ang isang araw. Napakalaking bagay ng gardening kahit sa maliit na plot ng lupa. At nakatutuwa na pag ikay nag-aani na, yun na yung prutas ng iyong paghihirap, Ika. So yan. So dahil dyan, ina-encourage namin kayo magtanim kahit sa mga paso-paso kung wala pang lote. So kahit sa maliliit na paso lang sa mga lumang container o sa mga bagong paso na meron kayo, kung ano meron kayo, gamitin nyo. Then yung mga buto, pwede naman dun sa galing sa kitchen waste. O kung may budget, pwede bumili ng hybrid na seeds. So, tanong nyo rin sa mga municipal or city agriculture office nyo kung meron silang ipinamamahagi na buto. So, yun lang mga kabalbas. Huwag nyo kalimutan mag-like sa video na to. Mag-subscribe sa YouTube channel ko. So, yun lang. Maraming salamat. See you next time. Bye.